Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell. Bakit kayo napunta sa Indonesia at bakit hindi dito sa atin? Bakit nyo dinala dyan? Ah, ganito po yan. Okay po. Bilang isang chairman ng foundation, ng Smart Foundation. Isa sa mission ko ang tumulong. So nakita ko ang potential ng kabunan doctors at ang kanilang gamot. At nalaman ko ang totoong kwento na nangyari na noong mga panahon na talagang pilit na nilang linalapit, hindi sila nabigyan ng pansin ng FDA natin. Noong mga panahon na nagkaroon na siya ng talagang records about sa mga dengue, mayroon tayong mga records dito noong una silang pinuntahan ng FDA dahil pumutok ang kanilang pangalan. At may mga reports sila noon na may mga reports na natanggap ang FDA noon. Kaya pinuntahan sila at nagkaroon ng ng inspection sa clinic nila. Hanggang doon lang, nung natapos na yung inspection, 2011, 8/25/2011. So, sinubmit nila yung mga report na ginawa ng FDA officers. So, walang nangyari. Hindi sila binalikan. So, patuloy ang kanilang paggagamot. No? Then, akala nila, okay yun eh. At naghintay sila ng kung may makipag-collaborate man lang sa kanila. Wala. So, dahil nga doon sa sa dengue issue na yan, dahil may mga gumaling, maraming gumaling, pumutok. Yun. So, okay, pinabayaan yan. Ngayon, 2014, dumating yung time na nagkaharap-harap sila, March 28 yun, kasama yung mga ibang opisyal na General Meeting with the Food and Drug Administration, FDA, at FDA Central Office, alabang yun, Muntinlupa. So, regarding pabunan antiviral injection as a treatment and cure for dengue fever, okay? Dengue hemorrhagic fever, yun na, okay? On March 28, 2014, Dr. King, in the presence of Director Lulu Santiago, stated that FDA has no jurisdiction or does not prohibit the practice of medicine at the food at the Pabunan Medical Clinic. So ibig sabihin noon, nagbitaw pa sila ng statement na ganun. So ibig sabihin noon, okay lang sila. Assuming na gano'n ang nangyari, patuloy ang panggagamot nila. Iba-ibang sakit ang mga nagpapagamot doon. Libo-libong dengue patients ang mga nagpapagamot doon. Mga natuklaw ng ahas, yung mga na-food poison sa sa red tide na yan, yun sa mga sting na yan, kung ano-ano. Hanggang sa 2020, tuloy-tuloy yung panggagamot nila. Wala silang natanggap na notice. Wala silang natanggap na complaint from the FDA. Then, finally, dumating itong pandemic na ito. Dumating yung pandemic na yan, 2020 na, months ng March, 29 yata yun. Yun. Naka-receive, nung naumpisan nila na gumana yung kanilang gamot at pumutok na pwede sa nag-positive na may COVID, ayun na. Meron na kunwa-kunwaring complainants kuno. Gumawa na ng drama yung utak talangka, yung mga inggitero. Yun, linusob na yung kwan. Yung clinic nila na sa dami ng nakapila doon na nagpapagamot, more than 300 to 400 na pasyente
yun, inaaras na yung kwan, yung clinic nila, kung ano-anong violation ng linagay. Ito po ay 2020. Ngayon, oh, 2020. FDA po. FDA Region 3 yung lumusob doon. So, kasamang NBI at police, may papel na hawak sila na yun na nga. So, parang meron silang binibintang na hindi maganda sa Fabunan. Tama po? Oo, marami na silang mga violation na binigay sa kanila at yung pagbebenta daw ng gamot, yung compounding daw, tapos may cease and desist order na. Ngayon, yan sa bagay na yan, dyan na kami pumasok. So, kailangan mag-apply ng LTO, license to operate. So, ginawa namin yon, tumulong na ako doon. Ako na yung naghingi ng tulong sa ating Senator Bongo para makalapit direkta sa ating FDA Director General si Dr. Domingo. Mm-hmm. Yon. Hanggang sa dumating sa punto na ako, talagang naramdaman ko na yung kwan, yung parang pagsusuot sa butas ng karayom. Mm-hmm. Dahil alam naman natin na pag nasa pandemya tayo, dapat hindi ganon. Ang aking expectation at ang aming expectation ay magkakaroon ng kwan, kumbaga tulungan. Pagtulungan ang ahensya natin na yan dahil sila yung regulatory dyan eh. Commission eh, siyempre kwan yan eh. Alam natin na maghigpit sila dahil food and drug sila. Ano? Mm-hmm. Pero siyempre sa times of pandemic, dapat nandyan yung pakipagtulungan nila sa lahat sana ng may potential na gamot, ibibigyan nila ng atensyon yan. Kagaya ng ginagawa dito, hindi nga tayo taga rito, pero binibigyan tayo ng atensyon. Inaharap tayo, nakipag-collaborate, nagkaroon ng Zoom conference with the doctors, with the Minister of Health. Tapos aside from that, maraming doctors na nakakausap, may mga expert na nakakausap. So, chine-check talaga nila, binabalidate talaga nila kung ano talaga yan, kung totoo ba yan, at binibigyan ng attention yan. Ganon sana kasi pandemic na ho. So, ngayon, para pong sinasabi ninyo, nung dito, hindi nakipagtulungan. Hindi parang nakikooperate ng FDA, ganun ang nangyari. Kaya po nyo dinala sa Indonesia. Opo, kasi ganito nga po yan. Nasa pandemya tayo. So ang desisyon ko na yan, lilipad na lang ako. Bakit? Meron ng kwan dito eh, may malaking opportunity dito na pwedeng mangyari. Na kung sakali man magkaroon ng approval dito, makikinabang din ang mga kapwa nating mamamayang Pilipino dahil siyempre kailangan yan eh. So taga-Pilipinas naman ang nag-imbento, bakit hindi natin pagsabayin kung sakali man, di ba? Ang distribution, wala namang problema. Kasi nababasa ko na dyan na nung lumabas yung license namin sa LTO, kailangan naman na aprobahan yung procaine na yan sa pag-apply ng procaine. Sandamakmak naman na requirements ang kailangan at halos ayaw nang makipag-operate yung ban natin, yung supplier natin sa Germany sa dami ng hinihingi ng FDA natin. Mm-hmm. At saka daming mali dun sa pag-apply namin nung una, kaya umabot kami ng napakatagal kasi meron palang kulang. Pero yung system ng online nila tinatanggap yung payment, meron pa palang kulang. Nag-expect naman yung ahensya na hinire namin na para umusad yung papel. Yung pala, pagka binerify namin at pinutukan namin, kulang pala yung ganito. Bakit tinanggap? Bakit pumasok sa system ng FDA sa online nila? Meron pa palang kulang. Diba? Mga ganun ba? Mm. Maraming mga naging
mga delay na nangyari dahil sa application pa lang, marami ng supply. Tapos, yun nga, ang reason nila, walang pa niyan, walang tatanggap yan kasi bihirang pumapasok, naka-lockdown, mga ganon. Tapos, nung natapos yun, nag-apply kami ng, para sa Certificate of Product Registration ng Prokin na yan, sandamakmak naman ng papeles na kailangan. Impossible things to do during the type of pandemic. Talagang mahirap. Mahirap gawin. And then, ang iniingi naman ng mga doctors natin, bakit wala man lang ni isa na representative ng DOH natin o ng mga expert natin dyan, mga sinasabi nating expert sa DOST, expert sa DOH, expert sa FDA, na may kapag-collaborate at para mabigyan ng tsansa na may paliwanag at maintindihan ng gusto ng mga ahensya natin yan na hindi yung inuunahan na nila at sinasabihan na nila na yung gamot na yan delikado, may mga pronouncement kaagad na ganun, judgment kaagad na ganun. Eh, lahat naman ng gamot delikado basta mali ang paggamit at mali ang dosaging. Talagang delikado kahit ba biogesic yan o medical yan. Pag ininom mo ng sandamakmak yan, isang inuman, di delikado talaga yon. Oh. Eh, so ito po ang so nararamdaman niyo po na medyo iniipit kayo na hindi naman sa iniipit pero hindi kayo binibigyan ng tulong ng FDA o ng DOH. Yan po bang nararamdaman ninyo? Opo, yun ang pakiramdam ko kasi lahat na ng connection ko ginamit ko eh. Lahat na ng gusto naming kausapin, kinausap na namin. For compassionate use. Para sa mga frontliners na lang, sa mga kapulisan na lang na gustong magkaroon ng protection sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa at yung mga infected, yung mga nag-positive na mga nagbo-volunteers na nagte-text, talagang madudurog yung puso mo dahil hindi mo kakayanin na nagmamag-away yung tao, eh meron ka naman, pero hindi ka naman makagamit kasi nga, nakasealed naman yung gamot. May cease and desist order. Hanggang sa dumating sa punto na may mga kwan na, may mga advisory na tayong natatanggap galing sa Department of Health natin. Oh, alam mo ang, ayoko naman, wala naman akong balak na i-downgrade o siraan ang gobyerno natin dyan. Mm-hmm. But during the time, dumating yung punto na mga doctors dito na nag-comment sa nangyayari yan dahil nagre-research din sila eh. Mm-hmm. About pabunan eh, bakit may cease and desist order yan? O, di pinapaliwanag ko. Oh, how come that I thought that Philippines is a democratic country, but why in the times of pandemic, bakit ginagawa nila ng ganyan? Oh, ganun eh. Ganun yung mga comments ng mga doctors natin dito. So, ibig nyo pong sabihin eh, kasi marami nagsasabi dito, dapat naman din kayong sumunod sa mga hinihingi ng dokumento. Pero ang tingin ko naman, dahil sa tayo ay nasa pandemic, napakahirap i-reproduce niyan. Dapat nga ho, ang sinasabi nyo lamang po eh, tulungan sana. Oo. Oh. Tulungan tayo ng gobyerno, ng DOH, natulungan kayo kasi naghahanap tayo eh. Dapat from the doctors, from a private company, at saka DOH, dapat nagtutulungan na maghanap ng gamot para dito. Yun o ang inyong sinasabi kanina. Oo, meron nga tinatawag na solidarity trial, di ba? O bakit ito matagal na at may experience na about antiviral diseases, no? So, marami kasing istorya na nangyari dito na hindi mo rin masisi yung mga doctors natin dahil marami rin silang disappointment na encounter na nangyari. May mga offer din sila noon na pumunta pa sila sa RITM para ipatest ang kanilang gamot. Hmm. Anong sinabi sa kanila? Huwag nyo nang ituloy yan dahil walang mangyayari sa gamot ninyo.
with their experience ano na binasa ko na nakarating pa sila sa Africa, invited sila sa World Conference ng HIV at may mga awards sila, may mga validation ito ng mga kilalang dalubhasang doktor din sa Amerika. Hindi biro-biro kong pinagtaanan ito. At yung pagkuha ng patent na almost 16 years bago na-aproban, hindi po biro-biro yun. Dahil pagkuha ng patent, hindi lang naman sa pangalan, binabalidate din yan kung tama ba yung gamot na yan. O ano ba talaga ang gamit niyan. Unique ba talaga yan? Kakaiba talaga ba talaga yan? Marami naman po may kategorya naman yan yung pag-approve ng patent. At saka siyempre, makikita natin yung potential ng gamot na ito dahil sa kakaibang transformation nung gamot pag naghalo na at pumasok na sa katawan ng tao, ibang usapan na po yon. Yon ang hindi alam ng nakakarami natin na mga doctors diyan. At bakit dito naintindihan nila at bakit dito nagawa nilang tayong tanggapin at makipagtulungan sila. Yun ang aking masasabi lang po dyan.